Yo, good morning, Batang Saudi. Kamusta po kayo? Sarap ng kain ko kahapon. Kasi medyo nabusog talaga ako doon sa kinain ko, di ba? Ngayon po, pag-usapan natin, quick ano lang po ito, anak, asawa at OFW. Ano ba yung dapat nating mga dapat gawin sa anak, sa asawa at sa OFW, okay? Naglista po ako dito ng lima. Lima po ito. Ang una po yung huwag nating sanayin sa luho. Sa anak po at saka sa asawa, hindi po natin kailangang sanayin sila sa luho. Kung ano lang po yung gaya din dati na kinagawa natin sa kanila, yun lang din po sana ang ating ipagpatuloy. Natural lang po yung ibili ng mga bago silang gamit kung may mga okasyon lang para makatipid na din po at saka hindi naman po masobrahan sa gastos. Tapos, hindi kada hingi bigay agad. Okay? Hindi po kada request ni misis or ni anak, bigay po agad. Isipin din po natin kung kailangan ba talaga yung hinihingin isang bagay. Kung kailangan naman po, wala pong problema. Pero kung hindi naman po medyo kailangan at meron pa naman po, huwag na po natin agad ibibigay. Kasi maaaring yung pera nating ibibili sana, gagamitin sana natin doon, may mas mahalaga pa po pala pong paggagamitan, okay? Turuan po natin si Mrs. ng pangatlo po, turuan po natin si Mrs. ng mga bagay na makakatulong para sa inyong pamilya. Gaya po ng pagkakakitaan. Kung si Mrs. po ay walang trabaho, nasa bahay lang, pwede nyo po siyang bigyan ng kahit konting puhunan. Marami po, gaya po ng pagtitinda ng mga frozen foods, sari-sari store, e-load. Marami po, paggawa ng ice candy, ice tubig, ngayon po, taglamig, malamig, kahit kung medyo marunong magluto si misis, hikayatin po natin siya na medyo kumilos-kilos din, hindi naman po lahat, siyempre may mga tao po talaga umaasa lang sa padala, yun naman po ang wag natin gagawin. Tulungan po natin mga mister, mga misis na nandito, kung sino man po yung maiiwan natin sa Pilipinas. Tulungan po natin sila, turuan natin sila na love, mahal. Baka naman medyo naiinip ka na din sa bahay, baka naman pwedeng magtinda ka ng ganito, ng ganyan, gumawa ka ng ganito o ganyan para kahit papaano makatulong sa mga bayarin. Okay? Huwag po magpadala sa mga sinasabi ng mga kamag-anak kasi kadalasan po ang mga kamag-anak, halimbawa po, nag-birthday itong anak mo, halimbawa, kung ano ng mga sinasabi na abroad ang tatay niyan, abroad ang nanay niyan, maganda ka ng ganito, ng bongga, kaya naman mga minsan naninira din, mananira kung ano mga alam mo ba ginagawa ng asawa mo sa ibang bansa, di ba? Iwasan po natin sa kanilang magpadala sa mga sinasabi nila. Tsaka ang huli po, yung pamilya ang isipin, at isipin palagi ang dahilan kung bakit ka umalis. Siyempre, bilang isang OFW po, may mga dahilan tayo kung bakit tayo umalis. Isipin po natin yun. Panindigan po natin yun. Magpakatao po tayo dun. Kung ano man po yung ating mga pangarap dati, mahalaga po bahay. Kung wala pa po kayong bahay nung umalis, umpisahan po natin sa bahay. Pero bago ganon, huwag po din yung pabigla-bigla, pag-aralan po munang mabuti. Kung kaya po bang i-ano yung monthly, kung sa mga pag-ibig po, mas mababa yung interest, mahaba nga lang yung terms, pero mababa naman yung monthly mo na kayang